sabi ng mga reports na, na ipasa na daw ni Senator De Lima yung mga listahan ng mga taong pinapaban sa US, sa US Embassy. This is in relation to the people are supposedly responsible for her arrest and detention. Ano po yung tape ng Malacanang? You must remember na yung amendment refers to violators of human rights, di umano. And allegedly, she's one of those victims. But she's forgetting that she's also a violator of human rights. Kaya nga siya nakadimanda eh. O baka, kung hindi niya nilagay yung pangalan niya doon na number one, eh, mali yung listahan niya. On the assumption na totoo yung sinasabi niya. Kasama siya doon, dapat. So how is Malacanang taking this submission of the list? Well, eh, hindi ba sabi natin, any country has the authority, the discretion to ban any foreigner. Nanguna doon si President Duterte. What do you think will be his take on this? Hindi ba he already made his statement on that? He's not interested. He's not even interested in going there. Di ba he declined the invitation na that? But will there be effort to contest? Sabi nyo nga, di ba? Sabi nyo, hindi naman totoo yung claims ni Senator De Lima na she's being persecuted. So, nasa ano yan? Nasa US government yan. Kasi sila rin nagbigay ng kulatilya. If there is sufficient basis, legal basis, di ba? Na totoo. Unang-una, is it wrongful? Eh, pinakita na nga natin na hindi wrongful.